praise God. Purihin nga po natin ang Panginoon. Sabigyan po tayo ng hallelujah! Praise the Lord! Amen. Sige po, palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah! Deserve ng Panginoon ang ating papuri. Deserve ng Panginoon ang lahat ng pasasalamat sa bawat mga anak niya na kanyang pinagpapala. Amen? Kumikilos at gumagawa ang Diyos sa ating buhay. Kaya ang sagot naman natin lagi ay magbalik ng papuri sa Panginoon, magbalik ng pasasalamat sa Panginoon. Katulad po ni David sa Psalm 139 verse 14, sabi niya, I praise you because I am fearfully and wonderfully made and that my soul knew it fully well. Alam na alam ni David na ang Diyos ay dapat papurihan at hayag na hayag sa kanya ang kadakilaan ng Diyos dahil ang Diyos ay gumagawa sa kanyang buhay. Kaya yun ang kanyang response. Pinupuri niya ang Panginoon. Amen? Kaya tayo din po, talagang bilang mga mananampalataya, ang hallelujah, ang praise the Lord, talagang lingwahe po yan ng mga Kristiyano. Amen po ba? Kumbaga, yan ang lagi nating dapat na bukang bibig sapagkat yan po'y pagpupuri sa ating Panginoon. Minsan pa po, sabihin natin, hallelujah! Praise the Lord! Amen. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Nais ko rin po magbalik ng pasasalamat sa Panginoon sa kanyang kadakilaan at kabutihan. By the way, ngayon po habang ako po ay nakatayo dito, si Jean din po ay nakatayo din po doon sa sariyaya para dalhin ang salita ng Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa kanyang patuloy na paggamit sa kanyang mga lingkod. Kahit na maraming mga kaabalahan sa school, sa kanyang sa worship team, pero nandun pa rin ang patuloy na pagpapagamit sa Panginoon sa lahat ng aspeto. Hindi humihindi. Kaya purihin po ang Panginoon. And nice ko din po magbalik ng pasasalamat sa Panginoon patungkol sa kanyang kahangahangang gawa, kamangha-manghang gawa. Last year po, nung tayo po nung may tayo po yung chapel sa Sariaya, wala pa po yung kisame, tapos marami pang mga kailangan tapusin. Sa biyaya po ng Panginoon, isang taong ginamit ng Panginoon para yung kisame ay maikabit. Tinanong niya ako, sabi niya, magkano ang abutin, magkano pa yung kailangan para sa kisame. Akala ko, nung kinuwenta ko, ay sapat na yung presyo na sinabi ko, mga around 90,000. Akala ko, buong ano na yon, buong chapel, yung pala, pang stage lang yung 90,000. Kasi sa mahal ng materyales, sa mahal din ng labor. Pero sa madaling salita po, na-provide nga po yung ano, yung kisame ng ating stage at okay na po, may lighting na din po. And also, papasalamat din ako sa Panginoon kasi nung ako po yung nandito last week, may ginamit din ng Panginoon para patuloy na matugunan ng gawain natin, ng patuloy na pagpapagawa yung CR ng babae doon sa loob ng chapel ay hindi pa rin po yun tapos. Ang ginagamit po ay yung common, pang lalaki at mababae, nasa gilid, nasa labas. So, last Wednesday po, nung ako po yung nandito sa ating, nung wake po ni Sister Conching, dumalaw po ako doon sa pinaglalaroan ko ng badminton. Meron po akong isang matagal ng friend na Christian, kilala po ni common friend namin nila Brother Willie, nila Sister Agnes. At nung naglaro po ako nung Wednesday, ay lumapit po sa akin at may binigay po na sobre. Sabi niya, Pastor, love gift para sa church. Tapos hawak-hawak ko lang po yon at inilagay ko dun sa, habang nag-uusap kami, hawak ko. Tapos later on, inilagay ko po sa bag. At nung umuwi po ako sa bahay ng biyanan ko, sinabi ko kay Days, may nag-love gift nga sa church. Tapos nung binilang ni Days, si Days na pinagbilang ko, binuksan niya, hindi po 10,000, hindi 20,000, 50,000. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Parang nagbigay lang ng candy. Matagal na po hindi nagkikita ng taong ito. Nakakausap siya lagi ni Brother Willie kasi nga yung gawain natin sa sariyaya, marahil ay nababanggit nila lagi. At nag-plan din sila na pumunta ng sariyaya pero hindi ko na nangyayari. Pero nung nakita kami last Wednesday, yun nga po, nag-abot siya para sa karagdagang pantustos sa pangangailangan natin sa gawain sa sariyaya. Kaya
Kumbaga makikita po natin ano na sa Panginoon talaga kapag kumilo siya, hindi natin ang alam kung paano siyang gagawa. Pero alam niya yung mga pangangailangan ng bawat isa sa atin, particularly ng kanyang gawain. At nandun ang Panginoon, nandun ang kanyang paghipo sa mga tao na nais niyang gamitin para ang gawain ng Diyos ay patuloy na maabot ang mga pangangailangan. Kaya talagang napakabuti po ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan ulit natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan. Salamat po sa Panginoon sa mga ganun pong pagkilos. Talagang nung maitayo po yung chapel doon sa Sariaya, Quezon, ang hawak lang din po namin ay pananampalataya at konting halaga na alam namin. Kasama yung pananampalataya, may tatayo yung chapel doon. At sa loob po ng less than 4 months, sa biyaya po ng Panginoon, ay naitayo nga po yun at ngayon ay pinagdadausan na po ng ating gawain at patuloy na inaabot ng Panginoon ang mga pangangailangan. At alam ko na sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, basta talagang magtiwala lang tayo sa Diyos na buhay. Amen? Diyos na makapangyarihan. Siya po ang bahala sa lahat ng ating mga pangangailangan. Maging dito po sa Marikina, talagang ang ating din pong prayer ay patuloy, meron po tayong mga pangangailangan para sa upgrade ng ating pong sound system. Pero nung nag-meeting po kami ay hindi po maliit yung pinag-uusapan. Pero sabi nga natin, nasi-short tayo minsan sa mga sa operation natin ng monthly. Pero naniniwala po tayo na ang Diyos na nagpasimula ng gawain ito, siya ang may-ari ng gawain ito, siya din po ang tatagpo ng mga pangangailangan. Basta kailangan lang talaga, sabi ng John chapter 12 verse 32, kapag ka ang anak ng tao ay naitaas, sabi niya, palalapitin ko sa akin ang mga tao. Ang nais lang ng Panginoon ay itaas natin siya sa ating buhay, sa ating paglilingkod. Wala tayong ibang itataas kundi ang Panginoon. At kung gusto natin ang mga kaluluwa ay dumating sa Panginoon, dumating sa gawain ito, ang Panginoon ang itaas natin. Ang Panginoon ang luwalhatiin natin. Amen? At bawat mga kaluluwa na dadalhin ng Panginoon, sila din ay gagamitin ng Panginoon upang ang mga pangangailangan po sa iglesyang ito ay matagpo. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Kaya patuloy po natin na itaas ang pangalan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Okay po, para sa pag-aaral na salita ng Panginoon, ihanda niyo po ang inyong mga Biblia. Pumunta po tayo sa ikatlong yugto ng atin pong binibigyang pansin sa aklat po ng Unang Korinto, chapter 13. Ngayon naman po ay ang bibigyan po natin, 1 Corinthians chapter 13, bibigyan natin ng pansin ay nasa verses 4 hanggang 8. 1 Corinthians chapter 13 verses 4 hanggang 8. At kung nandiyan na po kayo, anyayahan ko po kayo muli na magsitayo. Sama-sama po tayo na basahin ang salita ng Panginoon ng malakas. Simulan po natin sa Tagalog, then basahin din po natin sa English. Handa na po kayo sa magbasa ng salita ng Panginoon? Handa na po kayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Amen. Sige po, basahin natin ang sabay-sabay ng malakas. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Basahin po natin sa English. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away.
Tayo po yung sama-samang dumulog sa Panginoon sa prayer. O Diyos, sama-sama ka po namin na pinupuri at dinadakila sa oras na ito sa iyong mga dakilang gawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa patuloy na pangunguna mo sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay. Salamat sa patuloy na pagtuturo mo upang kami, Panginoon, ay makapamuhay ng naayon sa iyong banal na kalooban. Kaya minsan pa o Diyos, sa paghahasik ko ng iyong binhi, Panginoon, ng iyong salita na makapangyarihan, dalangin ko po, Panginoon, na ang iyong binhi na ihahasik ngayon ng iyong lingkod ay tumubo, pumatak sa mga matatabang lupa, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na ang iyong salita ay maganap nito ang iyong nasa. At yun ay walang iba, kundi mabago ang aming mga buhay at patuloy, O Diyos, na lumalim at lumago kami sa aming pagkakilala sa iyo at sa aming pananampalataya sa iyo. Salamat po ng maraming, O Diyos, at sa iyo po namin, O God, binibigay ang aming sama-samang papuri at pasasalamat sa kalayaan na ang iyong salita ay amin pong napagbubulay-bulayan sa aming kalagitnaan. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen. Ako po na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Ang ating po binibigyan ng pansin sa ating pag-aaral ay may kinalaman po sa indispensability of love sa atin bilang mga mananampalataya, na talagang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, sinasabi sa atin na kung tayo, sa ating buhay, sa ating pagmiministeryo, dapat lahat ng ginagawa talaga natin ay naroroon ang pag-ibig. Kaya nga sa 1 Corinthians 16:14, sabi doon, do everything in love. At dito po sa mga nakaraan nating binigyang pansin ay nakita natin yung kahalagahan ng pag-ibig. Bakit kailangan bilang church, bakit tayo dapat ay nakikita sa atin ang pag-ibig? At nahayag din sa atin sa pamamagitan ng ating pag-aaral ang dahilan kung bakit itong bahagi ng banal na kasulatan na ating binibigyan ng pansin ay isinulat ni Apostle Paul, particularly nung panahon na yon, para sa mga taga-Korinto. Ngunit dito rin ay nais ng Diyos na maging tayo na naglilingkod, nais niya na ang atin ding buhay paglilingkod o anumang ginagawa natin, nais ng Diyos na bawat isa sa atin ay namumuhay, na nahahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa lahat ng ating mga ginagawa. Isinulat po ni Apostle Paul ito pong kanyang aklat na ito, ay itong bahagi ng banal na kasulatan na ating pinag-aaralan about the indispensability of love, sapagkat nais niya po na ang mga mananampalataya sa Korinto ay maunawaan. Nais niya na mga believers nung panahon na yon ay makita nila na mayroon pang higit na mabuting paraan ng paglilingkod. At yun po yung paglilingkod na mayroong sangkap ng kapangyarihan ng Diyos, ngunit yung sangkap ng kapangyarihan ng Diyos, dapat naroroon ang pag-ibig. Sapagkat nakita ni Apostle Paul na yung mga mananampalataya sa taga-Korinto, kanila pong paglilingkod sa Diyos, bagamat sila ay naglilingkod, na mayroong spiritual gifts, pero nakita niya na sila po ay parang yung kanilang behavior, merong, kumbaga sa mineral ng ating katawan, merong love deficiency. Nagkukulang sila ng pag-ibig. At ito ay nakita ni Apostle Paul, kaya para ito ay ma-address, ang ginawa ni Apostle Paul ay pinahayag niya ang salita ng Panginoon, at ito nga pong ating pinag-aaralan ngayon. At nais ni Apostle Paul na maunawaan ng mga mananampalataya sa Korinto yung kanilang love deficiencies. Kasi yung kanilang behavior, yung kanilang paglilingkod, nakita ni Apostle Paul na yes, naglilingkod sila, pero merong kulang. At yung kulang na yon ay pag-ibig. At ito pong bahagi ng banal na kasulatan, si Apostle Paul, para bang isang spiritual doctor na nag-prescribe po siya ng apostolic prescription
para sa cure, para sa kanilang love deficiencies. Di ba ganoon naman po pagka sa ating panahon, di ba minsan meron tayong kulang ng iron, ano kailangan gawin? Di ba? May mga mineral tayo na nagkukulang, may mga doktor na nagsasuggest ng mga kailangan gawin para madagdagan yung ating mga deficiencies sa mga minerals. At ganoon din po ang ginawa ni Apostle Paul dito para po ma-overcome ng mga mananampalataya sa Corinto yung kanilang love deficiencies ay iprindescribe ni Apostle Paul itong 1 Corinthians chapter 13. At dito po sa paglilista ni Apostle Paul, ito pong binasa natin ngayon, mapapansin niyo po na Apostle Paul listed 15 descriptions of love. Pito po dito ay positive description at yung lima na yung walo naman po ay negative description of love. Sa Griego, lahat po ng description na ito ay lahat po ito ay verb. Nagde-describe po ng kung ano ba ang pag-ibig. Sapagkat alam naman natin that love is a verb. It is an action word. At sa Griego, itong 15 na ito, particularly yung 7 na positive, ito po ay nagde-describe kung ano ang pag-ibig at kung ano ang hindi pag-ibig. Kaya lang, pag tinignan po natin ngayon ito sa ating English translations, ang makikita na po natin sa mga traits na ito ay kinukonsider siya as adjective. At kung siya ay adjective, nagmo-modify siya ng noun. Para bang nagdi-describe siya ng sinasabi patungkol sa isang bagay. Pero tandaan niyo po, ang pag-ibig po ay isang action. Ang pag-ibig po ay hindi lamang po ito sinasabi. Amen po ba? Ang pag-ibig po, ang tunay na pag-ibig ay idinedemonstrate, ipinapakita sa gawa. Kaya ibig sabihin po niyan, mga kapatid, walang saysay kahit na ang isang tao, sabihin man niya sa kanyang minamahal, alimbawa sa mga magulang, isang bata, isang anak, sabihin sa kanyang mga magulang, kahit sabihin niya yung I love you in million times, kahit paulit-ulit niyang sabihin ang salitang I love you sa kanyang mga magulang, ngunit kung ang anak na ito ay hindi man lang tumutulong sa mga household chores para gumaan man lang ang gawain ng isang ina, ay walang saysay yung I love you one million times na yon. Di ba sabi nga ni Jimmy Santos, I love you 3 times a day. Kaya ibig sabihin, hindi lang sinasabi ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay nakikita sa gawa because love is demonstrated through action. Wala din pong saysay ang pagsasabi ng I love you ng isang nagmamahal, halimbawa asawa o katipan, kahit na gaano karami I love you pa ang dumating ng mga messages sa inyo ng inyong mga minamahal, kapag kayong nagsasabi naman ng I love you ay hindi naman tapat sa inyo, walang saysay yung I love you na yon. Walang totoong demonstration ng tunay na pag-ibig. Kahit nat sa atin bilang mga mananampalataya, kahit sabihin natin sa ating mga kapatid, kapatid, mahal kita. Pero kapag kayong kapatid naman na yan, sinisiraan mo pagka nakatalikod, walang saysay yung sinasabi natin na kapatid, mahal kita. Kung magsisiraan din tayo bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Amen po ba? Kaya dito po ay pinapakita ni Apostle Paul yung naging kalagayan ng mga taga-Corinto kasi itong mga Corinthian believers, nakita niya bilang spiritual doctor, they were deficient in love. Meron silang love deficiency. At naririto si Apostle Paul, nagbibigay ng prescription kung paano nila matutugunan yung kakulangan sa pag-ibig.
Kumbaga, yung mga mananampalataya sa Korinto, alam ko, unknowingly, ginagawa nila yung isang bagay, hindi nila alam na kulang sila sa pag-ibig. Kaya lang nakita ito ni Apostle Paul sa pamamagitan ng kanilang mga behavior, kaya tinuturuan, tinutuwid sila ni Apostle Paul upang magkaroon ng remedy itong kakulangan na mayroon sila. Well, hindi po natin maaalis sa mga taga-Korinto na yung iba sa kanila ay ganon ang kanilang naging pagkilos sapagkat, yun nga po, yung iba sa kanila, marahil akala nila yung ginagawa nila ay tama. Di ba, minsan meron naman tayong ganon pagkilos. Akala natin tama na yung ginagawa natin. Pero sa paningin pala ng iba na nakikita yung mga kulang pa sa atin, merong nagtutuwid sa atin para lalong maging mabuti yung ating pagkilos. At mabuti po yun kapag tayo ay tinuturuan, nire-rebuke, tinuturo sa atin yung ating mga kakulangan ng merong pag-ibig, tanggapin niyo po yun. Kasi ibig sabihin yung nagko-correct sa atin ay nais tayong mapanuto, nais na maging maayos ang ating kalagayan. At ito po yung nakita ko dito sa bahaging ito ng Banal na Kasulatan na binabasa natin. Si Apostle Paul ay nakita niya yung kakulangan ng mga mananampalataya sa Korinto at naririto, meron po siyang mga kaparaanan para turuan itong mga taga-Korinto kung paano sila dapat mamuhay sapagkat hindi nila alam na meron palang kulang sa kanilang pamumuhay, paglilingkod sa Panginoon at ang kulang doon ay pag-ibig. Now, gusto ko pong maunawaan natin ito na kumbaga, para bang yung mga taga-Korinto, naka-experience na po ba kayo na meron kayong nabiling sapatos o ginagamit na sapatos na hindi fit sa paan nyo, maliit, pero pinagtsatsagaan ninyong isuot? Naka-experience na po ba kayo? Siguro yung iba sa inyo, baka hindi, dahil pagka hindi kasya, talagang pipilitin mo na humanap ng kasya. Kasi pag hindi kasya sa'yo yung sapatos, inconvenient at saka medyo uncomfortable isuot. Tama po ba? At minsan, ganun din po pagka hindi natin alam na meron tayong ginagawa na mali, pero pinagtsatsagaan natin, parang ganun din minsan ang kalagayan. Para bang kahit na inconvenient or uncomfortable, pinipilit natin, sinatsaga natin. Katulad po ng isang babae, isang actually kabataan siya, ito po yung nangyari sa war-torn province of Russia. Nung panahon po na ang Russia ay talagang magasagsag sa gyera, meron po isang bata na all her life ay hindi po siya nakaranas na magsapatos dahil nga po mas priority pagkain at armas. Yeah, doon po sa kanilang lugar, mas madalas nakapaa itong batang ito dahil nga mahirap siya. And one time po, may dumating po sa kanya na may nagbigay po ng isang pares ng sapatos sa kanya. At sinuot po niya yung sapatos na ito. Kaya lang, naging problema po, nung isinuot niya, nakita niya na, kumbaga, sapatos, first time niyang makita, pero maliit po yun sa kanya, pero ang idea niya, ganito yata talaga ang sapatos. Kaya dahil maliit, pinilit niya ipagkasya yung kanyang paa, tapos binuluktot niya yung dulo ng daliri ng kanyang paa para suot-suot niya yung sapatos. At nag-enjoy siya, kasi nga, first time niya na magkaroon ng sapatos sa buong buhay niya. Kaya, kahit na inconvenient, ilakad, kahit na uncomfortable, so ano ginagawa po ng bata? Lakad siya dahil gatuan-tuwa siya, meron ng sapin sa paa. Hindi na siya na ano ng mga bato, kaya lang ang problema, nakabaluktot yung kanyang daliri. Until such time, dumating po yung pagkakataon na nagkaroon na po siya ng talagang sapatos na angkop na sa kanyang paa yung size. At doon niya nakita yung malaking kaibahan ng sapatos na fit sa paa kesa doon sa sapatos niya na una niyang nagamit. Akala niya ganun talaga lahat ng sapatos, kailangang ibaluktot mo yung daliri mo para magamit mo yung sapatos. Pero nung dumating yung time na nagkaroon na siya ng tamang size ng sapatos, nakita niya yung malaking difference. Iba pala kapag ka-fit talaga kesa doon sa hindi fit yung kanyang suot na sapatos. Kaya nangyari po, dinapo niya na po yung kanyang
lumang sapatos na nahihirapan siya, pinagtsatsagaan niya, pero ang idea niya, yun ang talagang, ganun talaga ang klase ng sapatos. Pero ang ginawa na po niya ngayon, ginamit niya na yung talagang fit sa kanya. Now, ano po ang ibig sabihin ko? Bakit ko po sinasabi ito? Kasi ganun din po dito sa mga taga-Korinto, kumbaga, para din sila yung bata na kumikilo sila, na inconvenient sa kanila, uncomfortable yung ginagawa nila, pero hindi nila alam. Akala nila, yun yung tamang gawin. Until dumating si Apostle Paul para ituwid sila at itama yung kanilang dapat pagkilos. Kaya kumbaga, makikita natin dito na si Apostle Paul ay dumating sa kanila at ipinahayag sa kanila na okay na yung ginagawa nyo, pero meron pang mas fit na paraan ng paglilingkod. Kasi nga sabi ng, di ba yung pinag-aralan natin sa 1 Corinthians chapter 12 verse 31, sabi, i-desire ninyo ang mga dakilang mga kaloob, pero sasabihin ko sa inyo kung ano pa ang mas mainam o mas mabuting paraan. Kaya kumbaga yung mga taga-Korinto, sila yung bata na inconvenient sila sa kanilang mga ginagawa, uncomfortable, pero para sa kanila, yun ang alam nilang tama. At ito naman si Apostle Paul, dahil nakita niya yung kanilang love deficiency, ano ginawa ni Apostle Paul? Sabi niya, okay, sasabihin ko sa inyo kung ano ang mas better way. Meron pang mas fit para sa inyo. Ano yung fit para sa inyo? Love. Yung mga kapatid sa Panginoon, sa mga mana ng palataya, tayo po na mga mana ng palataya, sabihin ko po sa inyo, fit na fit sa atin mga kapatid, ang pag-ibig. Amen po ba? Fit sa atin ang pag-ibig. Hindi fit sa atin ang magaspang ang ugali. Pag Kristiyano tayo, sinasabi ng Apostle Paul, di ba, love is patient, love is kind, love is not envious. Ibig sabihin, meron pang mas mabuti. At yun ang nais ni Apostle Paul na yun yung makita sa atin bilang mga mana ng palataya. Mabuhay tayo na hindi inconvenient yung ating pagkilos. Hindi uncomfortable yung ating pagkilos. At ano yun? Ang mas fit kumilos, di ba? Ganun din sa damit. Uncomfortable ka kapag ka ikaw ay, ano po yung dalawang bagay na hindi bagay? Meron po kayong alam na dalawang bagay na hindi bagay? Meron po kayong alam? Dalawang bagay na hindi bagay. Pero ngayon, parang bagay na rin eh. Nakita na ako ng nakabarong tsaka nakamaong. Pero dalawang bagay. Pero noon, hindi bagay eh, no? Di ba? Parang hindi bagay na nakabarong ka, napaka-formal ng pataas. Tapos makikita mo ngayon, di ba? Yung mga tao, biglang nakaputi ng rubber shoes. Noon, hindi ho yun bagay. Pero ngayon, bagay na rin. Ngayon nga ho, naka-suit eh, di ba? O, so makita nyo, naka-rubber shoes. O kaya naka-sandals. Pero noon, yung dalawang bagay na yan, hindi po yan bagay. Pangit tingnan! Di ba? Pag sinabing hindi bagay, pangit tingnan. Yun yung dalawang bagay, pangit tingnan. At ganito din yung sinasabi ni Apostle Paul. Pangit tingnan sa Kristiyano kapag ka hindi tayo nakikita ang umiibig. Kasi Kristiyano tayo. Mas bagay tayo kapag ka umiibig tayo. Bakit? Di ba? Pinag-usapan natin. We are capable of loving. Kasi meron tayong Diyos na nagmahal sa atin. Ang ating Ama ay Diyos ng pag-ibig. At tayo na nagmamahal, binahal ng Diyos, dapat makita sa atin yung pag-ibig. Kaya capable tayo na umiibig. Amen. Kaya fit sa atin ang pag-ibig. Kaya sabi ni Apostle Paul, I will tell you a more excellent way. Kung sa paglilingkod ninyo ay nagkakaigi na kayo, mabuti yan. Pero let me tell you, kung parang sapatos na baluktot ang daliri mo, meron pang mas mainam ito, mas fit sa'yo. Naglilingkod ka, okay sa'yo yan. Dagdagan mo ng pag-ibig, mas fit na fit sa'yo yan. Amen po ba? Diba, minsan nagtsatsaga tayo, minsan gusto mo lang iskot ng damit, kahit masikip, talagang kahit. Pero gustong-gusto mo eh, di ba? Pero hindi naman na yun fit sa'yo eh. Ipit na ipit ka na. At nagpipilit ka pa, di ba minsan? Bakit? Kasi nga, gusto lang natin, pero minsan, kaya tayo sinasabihan, kasi hindi na nga maganda. Di ba? Minsan ayaw nating nasasabihan tayo sa hindi natin, sa suot natin. Ganon din si Apostle Paul. Hindi lang, pinapaalalahanan niya yung mga mana ng palataya sa Korinto na hindi pa sapat yan. Naglilingkod kayo, okay yan, pero I will tell you a more excellent way. Ano yung excellent way? Do things in love. Bakit?
sapagkat bilang mga mananampalataya, mas fit tayo kapag tayo ay mayroong pag-ibig. Andiyan po ba kayo? Yan, tandaan niyo po yun, ha? Mas fit tayo kapag tayo ay may pag-ibig. Kaya tingnan po natin, ano po yung descriptions of love. Labing lima po ito, pero huwag kayong mag-alala, tatlo lang ang bibigyan ko ng pansin, napakarami po nung labing lima. Pero today, let me deal with the first three descriptions of love na binigyan ng pansin ni Apostle Paul. Tingnan po natin, ang una po, ang sabi dyan, love is patient, yan, or long-suffering, or matyaga. At ito yung unang-unang list sa description of love na binigay ni Apostle Paul para sa mga taga-Korinto at para din po sa atin. Ano ibig sabihin po ng patient? Ang sabi, long-suffering. Ang ibig sabihin, pag ikaw ay isang tao na patient, you are willing to suffer. You are willing to endure. Yan ang kalagayan ng isang tao na patient. At yung pagiging patient ay isang demonstration of love. Kaya kapag ikaw ay isang tao na mahaba ang iyong pasensya, nakikita ang pag-ibig sa'yo. Andyan po ba kayo? Ayan. Mahalaga po kasi na tayo po bilang mga mananampalataya, taglay po natin yung pagiging patient. Minsan po kasi, hindi maiwasan sa buhay na ito ay meron po tayong mga matinding mga sakit na nararamdaman, nararanasan, sakit na minsan ay natatanggap natin mula sa ibang mga tao, mga kritisismo, o anumang mga sakit ng damdamin. Pero kapag tayo po ay mayroong pag-ibig at handa tayong maging mapagpasensya, handa tayong umunawa, yung pag-ibig na yon, yun po yung nakakatulong upang ma-endure ninyo yung pain na inyong nararamdaman. Minsan po may mga ginagawa ang mga kahit sa atin bilang magkakapatid o sa pamilya o sa trabaho, may kanya-kanya tayong mga karanasan ng mga naatake yung ating damdamin. Meron tayong mga naramdaman na maaring personal attack o kaya kahit man yan minsan ay bahagi ng trabaho, pero minsan hindi maiwasan dahil may damdamin tayo na open. Kaya kapag ka po ang isang tao ay mayroong pag-ibig at yung tao na yon ay ang demonstration ng pag-ibig sa kanya ay yung kanyang pagiging patient, yung tao na yon makakayanan niyang tagalan yung nararanasan niyang sitwasyon. Kasi nga, love helps us to endure. Kaya pag nawawala na yung love, ano nangyayari? Wala na rin endurance. Kasi love talaga tumutulong sa atin para mag-endure. Kaya nga sabi, love is patient. Pag nawala na yung love, impatient ka na. Kasi ang love ay demonstration, ang pagiging patient ay demonstration na meron tayong love. At ang Diyos mismo po, ang makikita natin na supreme example ng napakasaganang patience sa bawat isa sa atin. Nakita natin kung gaano kadakila, gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakita natin kung paano ang Diyos sa kabila ng ating mga hindi tayo tapat. Minsan, ang commitment natin sa Lord, talaga naman, pag sinabing commitment, yung pagtatalaga ng buhay natin sa Panginoon, yung pangako natin, Lord, mula ngayon, itong gagawin ko. Tapos bukas, iba na yon yung commitment na yon. Pero kahit na ganun tayo, anong ginagawa ng Panginoon sa atin? Kahit na yung pangako natin, napapako, ando ng Panginoon. Very patient sa atin. Paano kaya kung ang ating Panginoon ay kung maikli ang pasensya sa atin? Ano? Paano kaya? Baka na-wipe out na
na-wipe out na ang mga tao sa sobrang... di ba, pag maikli ang pasensya mo, ganun eh. Patulad ni Moses, nung nakita niya na naglalaban yung Egyptian at saka yung Hebreo, di ba? Sa galit niya doon sa Egyptian, pinatay niya yung Egyptian, iniligtas niya yung Hebreo, pero hindi naintindihan ng Hebreo na ginawa yun ni Moses para tulungan yung kanyang kalahi. Pero imagine niyo kung niya ng isang tao na pag may kagalit, ay papatayin agad yung nag-oppose sa kanya. Lalo na kung ang Diyos kaya, ang konting mga pagkakamali lang natin ay i-wipe out niya na tayo. Pero tandaan niyo po, God is very patient to all of us. Kaya kung ang Diyos na nagmahal sa atin, nagpaunawa ng kanyang pag-ibig sa atin, ay napaka patient, dapat makita din sa atin yung katangian na yon. In fact, ang sabi po ng Awit 103 verse 8 hanggang 10, sabi, kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Pansinin niyo po yung statement na yon. Sabi, kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Ako, nakakita po ako ng nagpaparusa ng hindi katumbas ng pagsuway, pero matindi. Ano yon? Halimbawa, yung isang bata nakabasag ng paborito mong flower base. Yung isang magulang, sa tindi ng galit, flower base lang yung nabasag, pero halos maganda bali-bali yung balakang, yung ngita ng bata. Yung kanya bang parusa na yon ay katumbas ng pagsuway ng bata? Sapat ba para balian natin ng buto ng bata para sa isang flower base? Di ba hindi? Minsan sobra-sobra kung makapalo ang mga magulang, talagang parang nagkamali lang ng konti, talaga namang kawawa na yung bata, bubuksarado na yung bata. Yun yung hindi, pag nagparusa ay hindi katumbas ng galit. Ang Panginoon naman baliktad. Dapat na tayong parusahan, dapat nang ibigay sa atin yung matinding parusa. Pero ang ginagawa ng Panginoon, laging wini-withhold niya yung kanyang galit at ipinaparanas niya sa atin yung kanyang mercy. Kaya nga sa halip na mga tao ay wala na ngayon, pero dahil sa mercy ng Diyos, binigay niya si Jesus Christ para tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Bakit? Kasi napaka-patient ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang sabi pa nga dyan sa huling bahagi ng verse, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. So, kung ang Diyos ang modelo ng pagiging patient at sinasabi natin, tayo ay anak ng Diyos, tayo na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, we are to demonstrate patience sapagkat binigyan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Now, the question is, why do we need to be patient as believers? Bakit ba natin kailangang maging patient? Una pong dahilan, kailangan po natin maging patient sapagkat nandito po tayo sa mundong ito na kung saan ito po ay imperfect world. Na ibig sabihin po dyan, sa buhay na ito, may mga frustrations, may mga hurts, may mga injustices, at merong pagkakataon sa buhay natin, maaaring yung iba sa inyo, mga estudyante, mga nagtatrabaho, o ano man ang inyong kalagayan, naka-experience kayo that you are being attacked sa inyong karakter, at minsan makakaranas kayo ng kritisismo dahil siguro yung mga decision ninyo o yung inyong mga actions na ginawa, hindi nila gusto. Makakaranas kayo ng mga tao na meron kayong ginagawa at merong tao na against sa inyo at magsasalita ng laban sa inyo. O kaya naman, maging sa ministry, may ginagawa ka at minsan meron ka ng ginagawa pero may mga tao na against din sa iyo. So, tayo po ay nandito sa imperfect world, expectin na natin na may mga ganong sitwasyon na kahit tayo, kahit lumalakad tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos, may makikitang pula ang mga tao laban sa iyo. Mismong ang Panginoon nga eh, siya ang nabuhay na tao na hindi nagkasala. Pero ano ang akusasyon sa kanya ng mga pariseo at mga saduseo? Ah, sumasama sa mga makasalanan, manginginom, matakaw, kain ng kain. Eh kapag kasensitive po tayo para lang sa mga ganong mga maliliit na bagay, pag wala kang pasensya, ay, ano, suntukan na lang? Di ba? Kaya nga sinasabi natin, pasalamat kayo,
born again na ako. Dapat talaga magpasalamat. Kasi alam natin yung dati natin buhay. Kung noon yon walang salisalita. Diba? Ngayon, napipigil mo na yung sarili mo. Ano yan? Demonstration ng love. Nagiging patient ka na. Amen po ba? Bakit? Kasi nga po, nandito tayo sa mundong ito na imperfect. Kaya ang prescription na Apostle Paul ay sa pag-ibig, dapat po ay maging patient. With love, you can endure. With love, you can suffer long. Kahit na ginawan ka na ng mali, you will endure. Bakit? Sapagkat ikaw ay umiibig. At dahil meron kang pag-ibig, that love is demonstrated in being patient. Hindi ka isang tao na quarrelsome, nakarinig ka lang ng salita laban sa iyo, gagantihan mo na agad, magre-retaliate ka na agad. Hindi na. Ang isang tao na patient, inuunawa niya ang lahat ng sitwasyon. Lagi siyang merong reason para sa lahat ng bagay. Reasonable siya. Kaya nga sabi po dito ni Apostle Paul sa aklat na ikalawang Timoteo chapter 2 verse 24 hanggang 26, tingnan niyo po kung paano kumilos ang isang mananampalataya. Sabi po ni Apostle Paul, hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Ulitin ko po, hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay at matyagang guro. Mahinahon niyang ituwid ang mga sumasalungot sa kanya. Baka sakaling sa ganitong para ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman ang katotohanan. Kung magkagayon, magliliwanag ang kanilang isip at sila'y makawawala sa bitag ng diablong bumihag sa kanila. So makikita natin na kailangan natin ng patience sa paglilingkod, kailangan natin ng patience sa buhay kasi nandito tayo sa mundong ito na hindi perfect. At pangalawa, we need patience to be able to bear one another's weaknesses, failures, and limitations. It takes patience to bear with those persons. Diba? Minsan, pag ang idea mo ay isang bagay, madali lang naman, pero isang tao, ang bagal ma-pick up, ang bagal matutunan isang bagay, lalabas doon yung pagiging impatient. Ano ka ba? Diba yung mga bata nakikita natin pag nagtuturo, napanood ko yung isang video na yung bata, siya ang nag-aalaga doon sa kanyang kapatid. Ang kulit ng kanyang kapatid, napanood niyo yun, ano? Hindi pa nga natatapos, pero pikang-pika yung bata kasi habang inaayusan niya, dinadamitan niya, yung bata ay naglilikot, hindi niya madamitan ng mabuti. Naka-video pa naman. Saan ibinulalas ng bata yung kanyang galit? Nanay, kasi ang tamad-tamad mo! Samantalang yung bata, gusto lang niyang tulungan yung kanyang nanay sa pagdadamit ng bata, pero dahil yung bata naman na dinadamitan niya ang kulit, hindi niya matapos yung pagdadamit, na ibulalas nung anak doon sa nanay. Nanay, kasi ang tamad-tamad mo! Di ba minsan nagiging ganun tayo? Pag alam natin na para bang mayroong isang tao, ang dali lang naman, pero parang ang bagal niyang ma-pick up yung mga bagay na, ano ka ba, hinan ng ulo mo? Di ba? Lumalabas yung ating pagiging impatient. Pero kapag ka meron tayong pag-ibig, alam natin, may mga tao na mabilis pumick up, may mga tao na mabagal pumick up. So gagamitin mo yung patience mo doon sa mga panahon na kailangan mo ito. Doon sa mga panahon na merong tao na kailangan magbenepisyo ng iyong patience. Hindi mo hahanapin ang sarili mo lagi doon sa iba. Kung ikaw ay magaling, kung ikaw ay mabilis, makapick up, unawain mo na merong iba naman, slow learner sila. So exercise patience. Kailangan natin yon kasi hindi pare-pareho ang kakayahan, ang ugali ng mga tao. Meron tayong kanya-kanya mga weaknesses, meron tayong mga kanya-kanyang limitations, at yung katotohanan na yon dapat makita natin para i-exercise natin yung ating pong patience. Di ba minsan, lalo na sa ministry, meron kang aakayin sa Panginoon, sinaga mo na talagang mula sa pag-share ng gospel, susunduin mo, ihahatid mo sa gawain ng Diyos, tapos ibabalik mo, basta ilalagaan mo. Pero minsan, ikikriticize ka pa sa ginagawa mo.
Samantalang ang ginagawa mo naman, inaakay mo siya sa paglilingkod. So kung wala tayong patience, anong gagawin mo? Sa sariyaya, ang tawag po dyan na ibabaoy. Isusumbat mo na yung mga ginawa mo. Ikaw nga, ito na ginawa mo, inisa-isa mo na, di ba? Ganito ginawa ko sa iyo. Ayun, kapag ka gano'n, sumabog na yung ano mo. Oo, hindi ka na naging impatient doon. Ay, hindi ka na naging patient, naging impatient ka na. So, nasukat. Kasi talagang merong mga pagkakataon na yung ating patience ay talagang nasusubok. At ang kaya natin ito nakakayanan, kaya tayo nagiging long-suffering person dahil doon sa pag-ibig na mayroon tayo. Na parang gusto mo nang sukuan yung tao, nasabi mo parang ayoko na dito sa taong to. Pero love says, wag, gawin mo pa din, mahalin mo pa din, abutin mo pa din. Amen po ba? Because it takes patience to bear with those people na hindi natin ka-level, maaring mabagal, mga mahina pa yung kanilang mga pananampalataya, yung mga mabibilis mag-complain o mag-criticize. At ang matindi, minsan hindi na nga nakakatulong kung makapag-criticize pa ay talagang wagas. Kaya di ba parang sakit-sakit sa kalooban? Ano gagawin nyo? Paalalahanan niya sarili. Love lang. Love lang. Mas fit sa'yo ang umibig. Hindi fit sa'yo ang magalit. So, isipin mo yun lagi. Kaya ako binigyan ng pag-ibig para ako maging patient. At yun po ang dahilan kung bakit tayo binigyan ng patience. For us to be patient with other people na alam nating may mga kahinaan, may mga limitasyon, na hindi po kapareho ng ating mga katayuan. Kaya si Apostle Paul po, sabi niya sa unang Thessalonica chapter 5, verse 14, kung alam mo na mayroong mga mahihina at ikaw ay isang tao na mayroong pag-ibig at isang tao na mahaba ang iyong pasensya, ang paalaala dito na Apostle Paul, sabi niya, pinakikiusap namin mga kapatid na inyong paalalahanan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihina ang loob at kalingain ang mga walang kaya. Pagtsagaan ninyo silang lahat. Pansin nyo po yun? So inuutusan tayo at talaga sinasabi dito ng Apostle Paul, iba-iba yung mga kakatagpo mo sa ministry. Pero kailangan, kung meron kang pag-ibig, tsatsagain mo silang lahat. Hindi ka mamimili, eh dito lang ako sa friendly. Okay kami nito, vibes kami nito. Eh paano yung hindi nga? Paano yung mga tao na talagang ang kanilang pamumuhay ay iba sa upbringing mo? Kailangan mo din silang abutin. Kaya sabi ni Apostle Paul yun, kakalingain ang mga walang kaya, hindi tayo mamimili. Pero alam niyo po ba, inilalagay tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon para lalong masubok din yung ating karakter, lalo na yun, yung patience. Di ba? Minsan, magugulat ka, ilalagay ka ng Panginoon na talagang, sabi mo, kung noon to, talagang alam ko, sumambulat na ako. Pero minsan may sitwasyon ka na dapat sumambulat ka na, pero nakatapos ka doon sa sitwasyon na yun na hindi ka sumabog. Ano ibig sabihin nun? Na-exercise mo yung love mo. Na mahaba na pala ang pasensya mo. Bakit? Kasi doon tayo nilalagay ng Panginoon para ma-exercise natin yung pag-ibig. Bakit? Kasi nga, love should be demonstrated. Hindi lang ito sinasabi. Idinedemonstrate. At ang isang demonstration ng love ay yung pagiging patient. At alam ko, unang-una ito sa listahan, kasi unang-una ito na mahirap. Tama po ba? Unang-una ito. Hindi inilista ni Apostle Paul yung madali eh. Hindi. Lahat kasi tayo nag-fail doon sa ating pagiging patient. Lahat tayo maikli ang ating pasensya. Pero sa biyaya ng Diyos, nung pinuspos niya tayo ng kanyang pag-ibig, yung lastiko na kapag binanat mo, di ba, yung elasticity niya dumadating sa hangganan. Dahil sa banal na spirito, kahit nandun ka na dapat sa dulo ng hangganan ng pagiging laste, yung banal na spirito na kumikilos na sa'yo, parang yung galit mo, nandun na lang, napapaganon ka na lang, napapatiimbagan ka na lang.
Kasi nandun na nga yung pagpipigil. Kasi mahalaga sa'yo yung tao, mahalaga sa'yo yung sitwasyon, kaya sa'yo yung sarili mo. Kasi ganun ang umiibig. He endures. He is willing to suffer. Amen po ba? So yun po, kaya kailangan po natin ang patience. Also, we need patience to be able, we need patience, yun nga po yung pinapaliwanag ko na talagang kailangan natin na ma-endure yung mga kahinaan ng iba. At kung tayo man ay sa tingin natin, itong mga taong ito ay mahina ang loob, tayo ang gagamitin ng Panginoon upang palakasin sila at kalingain sila. So yun po yung una. Second, sabi ni Apostle Paul, love is patient, love is kind, magandang loob. Ano ba ang kindness? Kindness is readiness to do good, readiness to help, to relieve burdens. It is being ready to be of service, willing and ready to lend a helping hand to others. Ang kagandahang loob, yung pagiging mabuting kalooban, ay nakikita ito doon sa pag-abot sa pangangailangan ng iba. Yan po yung kindness. At ang ating Panginoong Jesus, again, of course, wala naman talagang supreme model ng kagandahan ng pamumuhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang Panginoon ay makikita po natin doon sa kanya pong kagandahang loob. Nung siya po ay nandito sa lupa, saan man siya pumaparoon, nakikita natin na lagi niyang tinatagpo ang iba't ibang mga pangangailangan. May mga makikita natin matagal ng lumpo nung makita ng Panginoon because of compassion, inihipo, pinagagaling ng Panginoon. Wherever he went, he would always meet the needs of people. Kaya if we will sum up the work of the Lord, we can sum it up this way. He went about doing good. Saan man pumupunta ang Panginoon, gumagawa siya ng mabuti, kaya naman napakaraming tao ang sumusunod sa Panginoon sapagkat siya'y napakabuti, yung mga tao na mga pusakal, mga tao na outcast, mga makasalanan. Pag nakikita nila ang Panginoon, nagkakaroon sila ng pag-asa kasi nakikita nila na ang Panginoon hindi namimili ng sinasamahan. At yun naman talaga ang dahilan, sabi ng Panginoon, naparito siya para sa mga nangawawala. Hindi siya naparito para sa mga mabubuti. Naparito siya para sa mga may sakit. So, kaya naman, ang mga tao, pag nakikita nila ang Panginoon, sino ang sinasamahan ng Panginoon? Sino ang sumusunod sa Panginoon? Itong mga outcast, itong mga manginginom, itong mga publikano, itong mga prostitutes, sapagkat nakikita nila na naroroon ang agad na pagtanggap ng Panginoon sa kanila nang walang pandidiri. Imagine niyo po yung sa lumang as sa Biblia po ang mga leper, yung mga may ketong. Pagka ikaw ay may ketong, hindi ka pwedeng sumama sa ganitong pagtitipon. Kasi kung meron man lang madikit sa iyo, maging yung nadikit sa iyo kahit wala siyang ketong, pero dahil nadikit, contaminated na siya, kailangan na din siyang parang panahon ng pandemic. Opo, hawa-hawa na yan. Hindi ka na rin pwede makasalamuha. Ano ka na din? Isolate ka na. Kaya isipin niyo po, kung kayo yung may ketong, malayo pa kayo, naglalayuan na yung mga tao. Pero eto ang Panginoon. Ang unang pinagaling ng Panginoon sa aklat ng Mateo, isang taong may ketong. Pinandidirihan ang lahat ng tao, pero eto ang Panginoon. Amen po ba? Nandun ang Panginoon para abutin ang mga taong nangangailangan. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon ay mayroong magandang kalooban. At dahil nga po sa sobrang lapit ng Panginoon sa mga makasalanan, sa mga outcast, ang sabi ng mga Pariseo at Saduceo, siya ay friends of sinners. Yung akusasyon na yon, yung pangungutya na yon para sa mga Saduceo at Pariseo, para naman sa Panginoon yun ay compliment sa kanya. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, yun nga ang dahilan kung bakit ako naparito eh. Para sa mga makasalanan. Dapat friend talaga ako ng mga makasalanan. Pero yung mga self-righteous katulad ng mga Pariseo at Saduceo, ayaw lumapit sa Panginoon. Kaya hindi rin sila kaibigan ng Panginoon. Pero tayong lahat,
na lumapit sa Panginoon ng mga makasalanan, hindi lang niya tayo tinawag na friend. Sabi ng Panginoon, lahat ng nanalig at sumampalataya, binigyan ng karapatan upang maging anak ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya tayo ngayon, hindi lang natin kaibigan ng Panginoon, tayo po ay kanyang anak at kabilang sa kanyang kaharian. Kaya nung naparito ang Panginoon, naparito siya upang tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Luke chapter 4 verse 18 hanggang 19, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed and to proclaim the year of the Lord's favor. Alam ng Panginoon ang dahilan kung bakit siya nagmi-ministeryo. Para gumawa ng kabutihan sa mga taong nangangailangan. Now, church, tayo din po bilang mga mananampalataya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, we are capable of loving. At yung love na yon ay nade-demonstrate sa pamamagitan ng ating pagiging patient. And another demonstration of love is being kind. Yung kindness. Your kindness attracts people to adhere to you. Kaya hindi nakakapagtaka yung mga sumusunod sa Panginoon na mga outcast. Sino itong mga taong ito? Mga tao na nakakita ng pag-asa sa Panginoon pero dahil ginawan sila ng Panginoon ng kabutihan, sumunod sila sa Panginoon kahit minsan pinipigilan na sila ng mga tao, ng mga pariseo, pero sila sumusunod pa rin sila. Bakit? Kindness attracts people para sila ay manatili sa iyo. Nung si Haring Rehoboam po ay namumuno sa Israel, pinalitan po niya ang kanyang amang si Solomon. Kumonsulta po siya sa mga matatanda ng kaharian, kasi po yung mga matatanda na yun, ibig sabihin mga advisors, gusto po ni Rehoboam na sa kanyang pamumuno, ay magkaroon siya ng idea paano ba niyang pamumunuan ang kaharian ng Israel. Gusto niya na kung paano namuno yung kanyang tatay, may idea siya. So kinuha niya, inalam niya yung mga matatanda, paano ba ako mamumuno? At itong mga matatanda na kanyang tinanong ay nagbigay sa kanya ng napakahalagang suggestion. Ikalawang Kronika chapter 10 verse 7, nasabi po ng mga matatanda. Ganito ang sabi ng matatanda, kapag kayo'y naging mahinahon sa mga taong ito, pinagbigyan ninyo ang kanilang kahilingan at sila'y kinausap ninyong mabuti, paglilingkuran nila kayo habang panahon. Sa NIB, if you will be kind to these people and please them and give them a favorable answer, they will always be your servants. So dito sinabi ng mga matatanda, itong mga taong ito, kung ikaw ay tapat sa kanila, kung ikaw ay mabuti sa kanila, kung ikaw ay mayroong magandang kalooban sa kanila, susunod sa iyo yung mga tao na yan. Kahit paituri mo silang servant, susunod pa rin sa iyo. Bakit? Kasi nakikita nila yung kabutihan mo. At yun ang payo po nito mga matatanda kay Haring Rehoboam. Subalit sa halip na pakinggan ang payong ito ng mga matatanda, Rehoboam rejected their wise counsel. Instead, he chose the counsel of his young, inexperienced friends to treat the people with harsh and heavy hands. Ang sabi po ng ikalawang Kronika, chapter 10, verse 10 and 11, ito po yung naging pasya ni Rehoboam. Ganito naman ang sagot ng mga kabataan, sabihin mo sa kanila na ang kalingkingan mo ay mas matigas kaysa hita ng iyong ama. Dagdagan mo pa ang pahirap sa kanila. Kung latigo ang panghampas sa kanila noon, ngayon ay gawin mong tinik na bakal. At ito ang pinili niya na uri ng pamumuno na ginawa niya sa Israel. At dahil ito ang kanyang sinunod, ano po ang nangyari? Nasira po ang kanyang pamumuno dahil ang pinairal niya sa kanyang pamumuno ay kamay na bakal. Mga kapatid sa Panginoon, tayo po ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos at dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, pit sa atin ang umibig. At dahil tayo po ay mayroong pag-ibig, it can be demonstrated by being patient. It can be patient by showing kindness. We can demonstrate love through kindness sa ating mga ginagawa.
acts of kindness impact people in big ways. Yung tao na ginawan mo ng maliit na bagay, pero nakita nila na yun ay act of kindness. Yung bagay na yun, hindi nila yun nakakalimutan. Matindi yung impact nila sa kanila. Yung ikaw ay nagbigay ng upuan sa isang matanda na nahihirapang maglakad at binigyan mo muna ng pasamantalang upuan para mapahinga siya. Yung act of kindness na yun, napakahalaga doon sa matanda na nahihirapan. Well, wag naman po yung katulad nung napanood ko, nasa taas na nung LRT, may dalawang nagbuhat sa matanda at nagpupumiglas yung matanda. At ibinaba po nila, yung pala, galing na nga sa umakyat. Eh tapos nung nakita nung dalawa, tinulungan, ibinaba, nagpupumiglas. Nahirapan siyang umakyat. Tapos pagdating din yung ibinaba uli. Wag naman kung ganun. Hindi yung kindness yun. Napaka-cruel natin nun. Ang, is imagine ninyo yung pag-akyat nila. Di ba? Pero totoo po, di ba minsan, maliit na bagay na ginagawa po natin sa isang nangangailangan sa kanila, laki na ng impact nun. Pero yung nabaliwala mo, yung dapat sana ikaw ay pwedeng merong gawin, tapos binaliwala mo yung nagawa na yon, alam din nila yon. Pero dahil may pag-ibig ka, hindi ka titingin malaki o maliit ang ginagawa mo. Ang gagawin mo, gagawa ka ng kabutihan dahil tayo ay umiibig, kaya dapat gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Amen po ba? Minsan, yung may nagtatanong lang ng direction, yung iba sa halip na ituro ang tamang direction, ililigaw pa. Di ba? Ah, yung iba naman matindi dahil sa kagandahan ng loob. Hindi lang ituturo, sasamahan pa. Halip po kayo. Pinayungan pa. Oh, may magandang kalooban. Minsan, maliliit na bagay, pero may impact po yun. May malaking impact yun doon sa mga tinutulungan natin. Minsan, simple lamang po na pag-congratulate o pagbate. Yan po yung mga acts of kindness na po yan. Maliliit na bagay po yan. Pero kung handa ka na mag-lend ng iyong kamay para doon sa mga nangangailangan, minsan, yung ikaw ang nag-initiate ng pagkamay. Di ba, minsan may mga nahihiya. Walang kakilala siguro, pero ikaw ang nag-initiate ng pagkamay. Yun, natatandaan nila yun. Nung ako'y nagpunta dito, walang bumabati sa akin, pero binati mo. Napakahalaga yun. Ano po yun? Acts of kindness yun, mga kapatid. At tayo na mga anak ng Diyos, na mayroong pag-ibig ng Diyos, tayo po ang nakagagawa, pwede pong gumawa nun. At yun po yun, ha? Dahil tayo ay mayroong pag-ibig, we can demonstrate it by being patient and being kind. And ito naman po, pupunta na tayo sa panghuli naman na ito naman po yung section na kung saan inilista ni Apostle Paul ang 8 negative trait na hindi po incompatible sa love. Ay, hindi compatible. Itong mga negative traits na ito, hindi po compatible ito sa love. Ibig sabihin, pupunta na po tayo dito sa yung mga bagay na hindi fit sa atin. Fit sa atin ang maging patient, fit sa atin ang maging kind, amen? Pero ito po, ito yung mga bagay na hindi fit sa mga mananampalataya. Ano po yung hindi fit sa atin? Love, sabi, it does not envy. Kaya, dito po makikita natin na ang nais ng Diyos sa atin, kung tayo ay mayroong pagmamahal, tayo po ay hindi maging tao na mainggitin. Ano ba ang envy? Ang envy po, it is the least productive but most damaging of all sins. It accomplishes nothing except to hurt. Kung ikaw ay mayroong pag-ibig, may kakayanan ka para layuan ang inggit. Sapagkat ang kinasisiya mo kung ikaw ay may pag-ibig ay yung tagumpay ng iyong kapwa. Pag meron kang pag-ibig, kaya nga sabi dito, it does not envy. Ang isang umiibig, hindi yan naiinggit. At kung ikaw ay umiibig,
pwede mo pang ituring ang iyong sarili na yung iba makuha yung mas i-prefer ng napiliin yung iba kaysa sa'yo. Hindi ka maiinggit. Kung yung iba ay mas pinaburan, hindi ka maiinggit. Kasi natutuwa ka sa tagumpay ng iba. Yan ang meron pong pag-ibig. Pero pag ang pag-ibig ang naghari sa buhay ng isang mananampalataya, it is very damaging. Tandaan niyo po, very destructive ang envy. It was because of envy, alam natin, that Cain murdered his own brother. Dahil po sa inggit, pinatay ni Cain si Abel. It was because of envy that almost all of Joseph's brothers agreed of killing him. Di ba yung magkakapatid? Ilan sila magkakapatid na lalaki? Sila Joseph? 11. Yung 10 nagkasundo, napatayin siya. Dahil sa inggit. King Saul, the life of King Saul was ruined because of envy over David. Nakita po natin kung paanong sinira ng inggit ang buhay ni Haring Saul, na wala ang kanyang kaharian, and it was given over to David. At ang dahilan, hindi ho simple. Hindi ho simple ang inggit. Kasi kung simple lang, napakalaki ng bayad, buong kaharian. Kaya hindi ho simple ang inggit, mga kapatid. Ang inggit, very damaging po ito. Kaya kailangan po natin na maging mapagbantay. Dahil lamang nahigitan siya ni David, nakita natin na talagang ang tindi ng galit niya kay David. Another thing, makikita natin, envy exposes our insecurity. Minsan kaya pala tayo naiinggit, ang totoo, insecure tayo. Yun pala ang dahilan kung bakit tayo mayroong inggit. Di ba, minsan nga sa magkakapitbahay, nakikita yung inggitan, si kapitbahay bumili ng, o halimbawa, nag-garden. Later on, yung kapitbahay, nag-garden na din. Tapos nakita, bumili ng TV. Ah, bibili ako mas malaki. Nag-decorate. Oh, mas marami ako i-decorate. Kumbaga minsan ganun. Wala naman, kaya lang parang yung iba kasi, wala, hindi naman intensyon ng bumili ng una na painggitan yung isa, pero yung isa naman, yun ang kanyang idea. Kumbaga ina-expose ng inggit yung ating insecurity. Insecure tayo doon sa tao na yon. Meron isang kwento, meron pa namang oras, kwento ko po, dalawang pamilya, isang mayaman, isang mahirap. Pero itong mayaman na to, insecure na insecure dun sa mahirap na pamilya, ay magkatabi silang bahay. Malaki yung bahay niya sapagkat mayaman siya. Yung kapatid, yung kalapit naman niya, nakadikit sa kanila eh. Mahirap talaga. Pero insecure itong mayaman, alam niyo kung bakit? Napakasaya nitong mga mahihirap at malulusog. Samantala yung kanyang pamilya, mayaman sila, pero yung mga anak niya, payatot. Kaya lalo siyang, tapos ang sasaya pa rin itong mga, oh, halos walang makain minsan, pero nagtataka siya, bakit ang lulusog? Samantala yung kanyang mga anak, sila, ba't ang papayat nila, pero kumpleto naman sila ng kinakain. Tapos masaya pa rin yung mahirap na pamilya, kahit walang masyadong kinakain. So nagtataka siya, sabi niya, ano meron doon sa pamilya na yon? So na-insecure siya. Tapos sabi niya, ano kaya ang ginagawa nila? Bakit sila ganun? Sa madaling salita, naiinggit siya kahit na hindi niya dapat kainggitan yung mahirap na pamilya. Isang araw, inobserbahan niya po yung kanyang kapitbahay. Eh, nagluluto po sila. Tapos yung kanilang lutuan, pagka humahangin, yung niluluto nila, yung usok, pumupunta doon sa kalapit na bahay. Tapos nakita nila, nakahanay na doon yung mga pamilya. Kung nasan yung usok, sunod yung mga pamilya. Sarap kasi nang niluluto, kaya sinusundan nila yung usok. Na-observe niya, halos laging ganon, araw-araw. Eh, bakit ganon? Ano ba na? Tinitinan, wala namang ginagawang masama. Sabi niya, bakit masaya sila? Bakit malusog sila? Kinonfronta niya isang araw yung kapitbahay. May napapansin ako sa inyo. Wala naman kayong masyadong kinakain. Bakit ang lusog nyo? Samantalang kami, ang aking mga anak, okay naman ang aming niluluto.
masarap ang pagkain, pero hindi katulad ng mga anak mo. Ang papayat pa ng aking mga anak. Pero nakikita ko, every time na nagluluto kami, kung saan pumapunta yung hangin, sumusunod kayo, kayong buong pamilya. Anong ginagawa nyo? Ayon ba, sabi nung tatay. Kasi kami, dahil nga sa sarap ng niluluto nyo, di namin maiwasan na singutin yung naamoy naming sarap ng inyong niluluto. At dahil sa nasisingot namin ang inyong sarap ng niluluto, kahit wala kaming ulam, para na rin naman kaming may ulam. Aha! Kaya pala, yung aking mga anak ay payat sapagkat ang sustansya ng aming kinakain, kinukuha ninyo. Nalaman ko na. Alam nyo, naging issue, nagpabarangay. Ipapabarangay kita. Bakit? Anong dahilan at ipapabarangay mo ako? Sapagkat yung sustansya ng aming kinakain, kinukuha ninyo. At yan ang patotoo. Ang tataba nyo, samantalang ang aming mga anak ay payat. Yung sustansya ng aming kinakain, kinukuha nyo lahat. Nagtaka ngayon yung mahirap. Paano mangyayari yun? At anong asunto ang ibibigay mo sa akin? Basta, mag-aharap tayo sa barangay. So, nagka-barangayan na po. Yung barangay, captain, kakamot-kamot. Anong issue nga naman yun? Paano mong iruresolba yun kung ikaw ay barangay captain? Anong issue kaya? Anong kahusayan ang gagawin mo? So, nalilito din po yung barangay captain kung paano niyang re-resolbahin yung issue nitong maingitin na kapitbahay. So, dahil lang dun sa singhot, dahil sa amoy, may kaso ka sa iyong kapitbahay. Nakaisip naman po yung sabi, huwag ko kayo mag-alala, kapitan, sabi po nung kapitbahay na mahirap. Kasi humihingi ng damage po yung mayaman, kailangan daw magbayad. Dahil nga, yung kalusugan ng kanyang anak ay nakuha nung mayaman, nung mahirap. So, sabi po nung tatay, Kap, huwag po kayo mag-alala. Kung ang ikinakaso po nila sa amin ay dahil nasisinghot namin yung sarap ng kanilang niluluto, handa po kami magbayad. Nagtaka ngayon yung mayaman. Anong ibabayad nito? Ay mahirap nga. Naglabas po na maraming barya yung mahirap. Kap, magbabayad na po ako. Tapos ang ginawa po niya, ihinagis niya. Pinakalansing doon sa lapag yung kanyang ibinayad. Tapos, asan ang bayad mo? Napakinggan mo ba yung kalansing ng aking pera? Yan ang bayad ko sa'yo, pakinggan mo. Dahil sininghot ko lang naman yung ulam, eto naman, pakinggan mo yung bayad namin. Pinatatawa ko lang kayo. Pero, ibig sabihin, minsan po, nagiging issue yan. Totoo po, sa sobrang inggit, kahit hindi naman talaga pwedeng gawing issue, pero dahil sa inggit, pwedeng gawing issue. Wala naman talagang issue, di ba? At ano yung kaiinggit niya? Ang yaman niya? Kaiinggitan mo itong mahirap? Pero dahil naiinggit, nagawa niya ng issue. Ganun po katindi ang envy, mga kapatid sa Panginoon. Kaya, nais ko po na maunawaan natin ang katotohanan na envy is very destructive, very damaging. Hindi po fit sa atin yan, mga kapatid sa Panginoon. Amen po ba? Hindi fit sa atin ang maingit. Ang fit sa atin ay, sabi nga po, kung ang envy ay hindi kalooban ng Diyos, ano naman po ang dapat na maging kalagayan natin kung tayo po ay mayroong pag-ibig? Delight in the success of others. Kung ikaw ay isang tao na gusto mo mapaglabanan yung inggit at tila minsan parang gusto nang sumingit, consciously sa sarili mo, tumahimik ka muna. Bago umiral yung inggit, sikapin mo na mag-rejoice para dun sa tao. Yun yung panglaban sa inggit. Kasi pagka hindi mo ibinigay, hindi ka nasiyahan doon sa tagumpay ng iba, may inggit ka. Dapat ako yun eh. Pero kung iisipin mo na purihin ang Panginoon dahil pinagtagumpay siya ng Diyos, nagtagumpay ka na din sa sarili mo, hindi ka may inggit. Kasi nasisihan ka para sa tagumpay ng iba. So yun po yung isang magandang paalaala sa atin na pwede natin gawin if ever na parang medyo ang envy ay sumisikap sa ating kalooban, magalak po tayo sa tagumpay ng iba. Nakita po natin si Jonathan na anak ni Haring Saul. Dahil po sa matinding pag-ibig niya sa kanyang kaibigang si David, hinahangaan niya ang leadership ni David, yung kanyang mga abilidad. At willing siya, tandaan niyo si Jonathan, siya po ang susunod na hari pagkatapos ni Saul.
Pero dahil mahal na mahal niya yung kanyang kaibigang si David, at alam niya magaling si David at potential na maging hari, hindi niya hinadlangan yung pagiging hari ni David. Ganun ang isang tao na walang inggit. Pag may pagmamahal ka, mas matutuwa ka na nagtatagumpay ang iba. Kasi yung tagumpay ng iba, tagumpay mo na rin yun. Pero pag may inggit ka, kahit ang dami mong katagumpayan, pati yung tagumpay ng iba, gusto mo pang kunin para lang masatisfy yung inggit mo. Why? Kasi po, ang inggit, it's really damaging. It's really destructive. Pero, bilang mga nagmamahal sa Diyos, dapat po, hindi tayo isang tao na naiinggit. Love does not envy. Instead, it delights in the successes of others. At alamin nyo rin po, minsan, meron talagang pagkakataon na may mga tao na makikita nyo mas magaling sa inyo, mas marunong, mas mahusay. Sa halip na kainggitan, admit to yourself na talagang yun ang sitwasyon. Meron talagang mas mahusay. Huwag ka na mainggit. Tanggapin mo na yung katotohanan. And secondly, tanggapin mo din na meron ka namang sariling kakayahan. At yung sarili mong kakayahan na yun, yun naman ang iyong linangin. Yun naman ang iyong pagsikapan. Huwag ka ma-insecure. Bakit? Meron ka rin sariling angking galing na ibinigay ang Diyos sa iyo. Kaya wala kang dahilan para mainggit sa iba. You don't have to be insecure. O kaya ikaw ay makipag-compete sa iyong kapatid o kanino man. Ayan po ang naging problema ng Corinthian Church. Tandaan niyo po, bilang pagtatapos mga kapatid sa Panginoon, we have to be grateful for the success of others. Ang gawain po ng Panginoon, ito po ay hindi competition. Katulad ng mga taga-Korinto, nagko-compete sila, pagalingan, paramihan ng mga spiritual gifts. Ang gawain po ng Diyos, hindi competition. Ito po ay collaboration. Pagsasama-sama, partnership, pagtutulungan. Ang gawain po ng Panginoon, alliance. Hindi po ito rivalry, kundi chivalry. Kaya kapag tayo po ay meron pong pag-ibig, hindi po tayo dapat mainggit. Dapat makiisa tayo, makigalak tayo sa tagumpay ng iba. Amen po ba? Ano po ang fit sa atin? Fit sa atin na maging patient? Fit sa atin na maging kind? Hindi fit sa atin na mainggit? Pero kung tayo ay may pag-ibig, we will delight in the success of others. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon at posible po yan sa mga anak ng Diyos. Posible po yan kasi yan po talaga ang disenyo ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Let's go to God in prayer. Yes, Lord, we give you glory. We give you praise, Lord God. Salamat po, Ama, na patuloy na itinuturo mo sa amin kung paano kaming lalakad sa buhay na ito. Fit, angkop, nararapat ang pagkilos, hindi inconvenient, hindi uncomfortable. At kami ay fit sa plano mo, Panginoon, kapag kami bilang mga mananampalataya ay nabubuhay sa pamamagitan ng pag-ibig na binigay mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa demonstration of love na nakikita sa aming mga buhay through patience, through kindness, by being delighted to see the success of others. Na dahil sa pag-ibig, mas nagagalak kami, mas natutuwa kami na nakikita namin nagtatagumpay ang aming mga kapatid, kakilala, mga mahal sa buhay. Mas natutuwa kami na nararanasan nila ang pagpupunyagi, ang katagumpayan sa tulong mo, Panginoon. Salamat sa katotohanan ito na dahil kami ay mayroong Diyos na umibig sa amin. Kami bilang church, kami yung perfect place for love. Kaya dalangin po namin sa iyo, Diyos, kung paanong ang iglesia sa Corinto, nakita ni Apostle Paul, they are deficient of love. Alam din po namin sa aming mga sarili, ganun din kami, we are deficient of love kung sa aming mga sarili. But because of your love in us,
pinaunawa mo sa amin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. At kami na umiibig sa iyo, we are capable of loving. Father God, hayaan mo na ang church na ito, Lord God, na aming kinabibilangan. Kami bilang magkakapatid, matagpuan mo kami that we can be a church, Lord God, that can show kindness, kahit na little acts of kindness, Panginoon. Basta ang mahalaga, makita mo na ginagawa namin ang aming magagawa para ang pag-ibig na mayroon kami na tinanggap sa iyo ay ma-demonstrate namin. Puspusin mo kami ng iyong espiritu sapagat ang iyong espiritu ay pag-ibig, O Diyos. Upang sa ganon, sa aming pong pamumuhay, ano man ang aming ginagawa, lahat ng aming ginagawa, lagi mayroong sangkap ng pag-ibig. Sapagkat bilang mananampalataya, fit sa amin ang umibig. Salamat po ng marami, O Diyos. We give you glory and praises. Pinabalik po namin sa iyo lahat ng papuri na nararapat po sa iyo. Hallelujah.